Grecko, hindi robot yun, tao. Mukha lang siya robot yung isang kumilos, pero tao yun, naiintindihan mo? Totoo po ang sinasabi ko. Robot na talaga si Kuya Grecko. Panoorin mo kung paano pabagsakin ni Robobuit, ang cyborg ng Empire. He's your next target. Liquidate him with the thing na bukas sa airport. Grabe siya. Robot ka nga! Sandy? Ibsen? Bakit nagkikiss ang mga tao? Kasi love ka niya. Bigla ka lang nawala. Hindi ko naman kasi alam na babalik ka. Ano ba ang ibig sabihin nun? Ang importante sa'yo, ang isang tao, ibig sabihin nun, mahal mo siya. Ikaw hindi nakapag-intay. Maghihintay ako. Kung sinabi mo lang sa akin na babalik ka. Nagkita na naman tayo. Ikaw na naman. Pare yan sa pagpapahiya mo sa akin sa harapan ng pamilya mo. At eto, para sa panluloko na ginawa mo sa akin. Aray! Aray, bitawan mo nga ako masakit! Bitawan mo ko! Masakit! Aray! Hindi kita kilala. Kaya sa susunod, papatulan na kita. Naintindihan mo? Kapal din ang mukha mo, no? Kunwari mo pa talaga akong hindi kilala. Ang galing-galing mo talaga umarte. Buisit ka, walang hiya ka, manluloko! Si George Waltz. He is the former Trade Secretary of Germany. At ngayon, CEO na siya ng ArmFed. Ang pinakamalaking pagawaan ng lahat ng uri ng mga armas sa buong mundo. He will be arriving this afternoon sa Subic Airport. And your mission, Agent Heron, is to head our unit that will protect this man from any assassination attempts. Bakit, ma'am? Eh, nagtangka na ba sa buhay niya? Apat na beses na pinagtangkaan ang buhay niya. At apat na beses na rin siya nakaligtas. Ayoko namang dito pa siya sa Pilipinas mamatay. Kaya Agent Heron, gawin mo ang lahat ng magagawa mo para maprotektahan ang taong ito. Yes, ma'am. Ma'am, in behalf of the whole group, we just wanna say, we love the outfit. I mean, the belt, the bangles, it just... so well put together. The shoes are fabulous. Okay na. You may leave. And your makeup is flawless. Heron! Meron ka na ba resulta sa pina-research ko sa'yo? May info ka na ba kay Sandy Quintana? Wala pa, Zeus. Nilapitan ko lahat ng contacts natin. Di namin makuha ang address niya sa bahay o sa opisina. Mukhang walang may kilala sa kanya. Zeus, sino ba yung Sandy Quintana na yan? Sige na, Aris. Ako na lumaghanap sa kanya. Aside from this information, Lady Q, yan lang ang nakuha ko tungkol kay Ibsen. So talagang malinis siya. Wala na ba talaga siya ibang tinatago? What about his wife? Masaya ba sila? Matagal na ba silang kasal? Saan sila kinasal? Sa West? Sa simbahan? Lady Q, relevant research po ang ginather ko. Hindi chismis. Bakit ba parang interesado kayo sa daddy ni Grecko? Gusto ko lang talagang malaman na hindi natin siya katulad. Yun lang. You may go now. Guten Tag. This way, please. Thank you. Bye-bye.
Waiter. Yes, sir. Wala ka ba nakita dito na customer niya na mestiza? Tangkad, maganda bang bihis? Wala po. Sir, last order na po namin to to prepare for dinner. May kailangan pa po ba sila? Wala na siguro. Okay, sir. Here's your bill. Thank you. Sabi ko na nga ba, babalik ka ulit dito. Hi, Sandy. Hey, Sam. Ayup mag-drive to ah. Fast and the Furious ang dating ah. Bibilis pa ba yan sa bala ko? Yeah. Tirahin mo, kid. Tinamakan ko yata. Tumigil eh. Diyan ang mga backup natin. All units. Secure niya na ang suspect. Paligiran niyo. HQ. Agents down. I'm sorry kung napikot ka sa akin the last time. I realized I was being rude to you. It's okay, Ibsen. Pasensya ka na, nag-emotional lang ako. It was really my fault. Alam mo, Sandy, kung alam ko lang ng pagsisiyan ko yun, hindi ka sana katayin yung ano-ano. Hanggang hindi ka pa rin nawawala sa isip ko. Dali lang. Hello? Anong balita? Mission accomplished, Zeus. Very good. Lady Q. How's your assignment? Mission failed. Napatay ng cyborg si Mr. Waltz. So, Petina, good news daw. Ikaw. Trabaho din. Bad news. Pwede sa lugar yun, nakatakot. Lagi may gulo. Ano naman sila? Anyways, kagasinampal sa puro si Grecko. Dapat alam mo, hindi mo lang siya sinampal. Dapat pinugbog mo talaga siya eh. Alam mo yun? Ah, kung may kuchilya ako, chachap-chapin ko yun. Hindi ko maintindihan eh. Talagang pinanindigan niya na hindi niya ako kilala. Eh mo ko kung maarte lang siya o nababaliw na siya. Ay nako, hayaan mo na yun. Ang importante, you had your revenge already and now you may rest in peace already, di ba? Ah, Sampal, kulang pa yon sa ginawa niya sa akin, hindi pa ako tapos. Ay, maloloka ako sa'yo. Ano ba talagang plano mo, ha? Ang sinabi ko sa'yo, wala akong pakialam kahit may girlfriend siya. May in love siya sa'kin. Pag may in love na siya sa'kin, iniwanan ko siya. Tignan natin kung di siya maiyak doon. Matapos mo siyang sampal-sampaling kanina, ngayon naman, pa-inlovin mo siya. Diba? Yung sadista, no?
yan, Kuya Grecko? Baterya ito. Para may spare ako kapag naubusan ako ng electricity. Eh, bakit naman naubos ang electricity mo? Saan ka ba galing? May trabaho akong ginawa. Trabaho? Anong trabaho? Bakit ba ang dami mong tanong? Eh kasi, hindi naman nagtatrabaho yung robot eh. Dahil ang robot, isang superhero. Tulad nung laro ang binigay mo sa akin noon. Superhero? Oo, superhero. Yung pumupuksa sa mga bad guys. Tsaka yung nagtatanggol sa mga tao. Yun ang superhero. Dapat ganun ka, Kuya Grecko. Gamitin mo palagi sa mabuti ang pagiging robot mo. Pinatay po ng hindi pa nakikilalang suspect ang dating trade secretary ng Bansang Germany na si Mr. George Waltz na isang Pilipino-German. Hanggang ngayon ay nag-iimbestiga pa ang mga pulis sa nangyari. Sobrang news, Mommy. Puro na lang patayan. Ay, nako, Peachy. Talagang napakarami ng masasamang tao ngayon. Tulad na lang ng killer na yan. Napakasama niya. This cannot be tolerated. Isang malaking kahihiyan ito para sa atin. Ang ma-assassinate ang isang VIP under our protection. Eh, wala kasi tayong kadala-dala eh. Lagi nating sinasabak yan si Heron. Ano nangyayari? Buti nga, nabuhay pa yan eh. Yung nga ang pinagtataka ko eh. Parang sinasadya nung cyborg na hindi kami patamaan ni Troy. Oo nga eh. Kasintado naman siya. Tinamaan niya yung protective from a distance. Ako nga rin nagtataka eh. Bakit hindi niya tinamaan si Heron? Ikaw kanina ka. Tama na yan! Subate mo ako. Walang mangyayari kahit mag-away kayong dalawa. Lady Q, masyado na tayong kinakawawa ng cyborg na yun eh. Hanggat kumikilos yan, kukontrahin niya lahat ng mga misyon natin. Ano naman magiging laban natin sa kanya? Hindi, kung magpapagawa rin tayo ng cyborg, may panlalaban na tayo. Na hinding-hindi natin gagawin. Dahil kaliwas yun sa mga rules ng advocate. Hindi tayo gagawa ng cyborg. Hindi natin gagayahin ang mga maling pamamaraan ng Empire. Grecko, well, you had a long day. But di ka magpahinga. Mag-recharge ka na. Dad, yung inatake ko kanina, sino siya? Bakit ko siya pinatay? Masamang tao siya. Gumagawa sila ng weapons of mass destruction. Yan ang dahilan kung bakit mo siya tinarget. Ibig sabihin, para sa kabutihan yung ginawa ko. Yes, para sa kabutihan. Pero paano magtatagumpay ang advocate kung lalong nagiging malakas ang kalaban natin? Ha, si Agent Phoenix. Kailangan bumalik na siya sa atin. Sinubukan ko na siyang kausapin. Pero ayaw niya talaga. Tigilan niyo na si Grecko. Tahimik na ang buhay niya. Go back to your duties. Nakita ko si Agent Rockstar. Pinrotektahan niya yung target ko. Kung para sa kabutihan yung ginawa. Grecko! Kakampi ng kasamaan ng mga taga-advocate. Kaya kinakalaban natin sila dahil masama sila. Pero dating taga-advocate si Grecko, ako, ibig sabihin naging ahente ako ng kasamaan? Dati yun, nung Grecko ka pa. Baka na ngayon. Asero ka na. Kaya nasa panic ka ng mga kabutihan. Asero, panahon na siguro para gawin mo ang pinakamahalaga mong misyon. Ano yan? Ang bumalik ka sa advocate at iligpit mo silang lahat! Malino na ba sa inyo ang mga trabaho ninyo? Yes, yes, yes. Okay. Bumalik na kayo sa work ninyo.
Balik ka! Wala naman akong ginagawa eh. Saka gusto ko, akong mag-aayos ng kwarto ng anak ko. Sigurado mo ba kayo? Sige na, ako nang bahala dito. O, sige ko, basta pag kailangan niyo ako, tawagin niyo lang ako oo, sa baba. Oo, okay lang ha. Sige. Saan to? Bakit meron si Grecko nito? Nakahanda na ulit ako bumalik bilang isang agent ng advocate. Yun ay kung tatanggapin ninyo ako. Of course you're welcome here. Ikaw lang naman yung hinihintay namin. Oo nga. Sa wakas, lalakas na uli ang advocate! Welcome back. Dami ngayon ng gadgets para sa'yo. AJ Phoenix, Idol! Welcome back! Akala ko ba gusto mo na magpahinga? Akala ko ba ayaw mo na ng gulo? Bakit biglang nagbagong isip mo? Dahil kahit ayaw ko sa gulo, hindi ko pa rin maiwasan ito. Hinahanap-hanap ko pa rin ang trabaho ko bilang isang advocate agent. Kaya Lady Q, handa na ulit akong tanggapin ito. Yun ay kung papayag ka. Welcome back, Agent Phoenix. Itinuloy mo rin pala ang plano mo, Zeus. Ipinasok mo pa rin si Asero sa advocate. Yun lang paraan para mapasok natin ang base nila. Ngayon doon si Asero, wala na silang laban sa atin. Yan ay kung hindi malalaman ng advocate ang totoong identity ni Asero. Pero kung ako tatanungin mo, para sa langaw na sinubong mo sa sapat ng gagamba. Jupiter, Asero will take care of himself. Kaya huwag mo na siyang alalahanin dahil alam ko ang ginagawa ko. And besides, habang number one ako, you and you will follow my lead. Baka nakakalimutan ni Zeus. When you're number one, wala ka ng ibang pupuntahan kung hindi pa baba. Wala ka pa rin kupas. Oh! Ano nangyari kay Bodge? Agent Felix, I need to have your blood samples and urine para ma-check natin yung health niyo. Di ba't may medical records na siya sa atin? Yes, pero kailangan i-update yon. Since now na bumalik na siya. No problem. Nakahanda ako. Okay. This won't hurt. May ipon ng mga dugo sa braso mo. In that way, meron silang makukuhang dugo kapag sinailalim ka na sa medical check-up. Dok, ang dami nyo namang kinuhang dugo. Tapos na. Thank you. Pakidala na lang to sa clinic yung urine sample mo when you're done.
nang bahala dito. Nagustuhan mo ba? Ibsen. Bakit ba ngayon ka lang? Tumakas lang kasi ako sa opisina. Sabi opisina mo. Pinatcheck ko sa buong Metro Manila yung mga travel agencies. Alam mo, talagang mahihirapan ka na mahanap ng opisina ko kasi wala naman sa pangalan ko yun eh. Nasa pangalan yun ang abogado ko since mag-partners naman kami dalawa. Mm-hmm. Kaya mo, one of these days dadalhin kita doon. Yun ay kung okay lang na makita tayong dalawa. Kasi, ano naman, may asawa ka. Sandy, buti na pag-usapan yan. Importante nandito tayong dalawa. Mom, sino tinatawagan mo? Ang daddy mo, hindi niya ako sinasagot eh. Ang ginagawa niya ngayon? I'm sure nasa klase lang siya. At nagla-lecture. Mommy, ano to? Hindi ko nga alam, anak eh. Nakita ko lang yun sa kwarto ni Grecko. Ako po, alam ko! Alam mo? Opo. Ano ba to? Battery po yan. Para saan? Gagawa po kasi kami ng malaking robot. Para po pamalit dun sa laruan ko nasira. Kami pong dalawa ni Kuya Grecko. Para po dun yan. Kaya po, huwag niyo yung pakialamin yan. Please, kay Kuya Grecko po yan. Salamat po. I swear, pati si Tam-Tam, nagiging weird na din, katulad ni Kuya Greg. Sabi ko na, Tol, eh. Di mo ako matiis, ano? Bini mo na. Kaya ka lang bumalik dito sa advocate. Cause you miss me na. You miss me na, bini mo. Eh, pero biro, Tol. Welcome home, son. Salamat. Oh! Balita mo naman ako, Tol. Musta na yung girlfriend mo? Girlfriend? Girlfriend. Shota, Jowa, Girlash, Habibi. Ito naman. Parang hindi ko alam yung tungkol sa inyong dalawa ni Emily. Ano, nagkaayos na ba kayo? Girlfriend ko si Emily. Ay! Bakit? Meron ka ba ibang Shota? Eh, si Emily lang naman ang alam kong girlfriend mo. Unless may tinatago ka sa akin. Ano naman, kailan din ka kailangan maniwalay pa. Magsimula tayo, Greg. Kalimutan na natin lahat. Makaraan. Ang mahalag ang buhay ka. Saan tayo, baby? Saktong nakita mo nung sinabi mong robot si Grecko. Wala po yun. Niloloko ko lang po kayo. Huwag ka lang magsinungaling sa akin, Tam-Tam. Dahil alam ko na, hindi tao si Grecko. Alam kong robot si Grecko. Hindi ko akalain na magiging time to think that after all this evening, hindi pa rin nawawala yung pagmamahal. Ang napapadala sa paglabas ninyo ng cyborg man. Anong masama? Kung ang turing mo sa kanya ay isang bagay o isang laruan, walang masama. Pero kung merong ibang nararamdaman para sa kanya, I don't like it. Bakit? Kasi ako naalala si Emily. Pero sino ba talaga ang Emily na to? Anong nakaraan namin? Unti-unti ko siya naalala. We'll be right back.
tawagin mo pag ang kalaban mo di mo matalo-talo. Simpibay ng bato, isa lang ang kailangan. Tawagin lang ito, Asero ang pangalan. Pag inabot ka, bang, bang, bang. Pag inabot ka, boom, boom, boom. Pag inabot ka, bang, bang, bang. Pag inabot ka, boom, boom, boom. Asero, 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 Asero.